2015 Asia USA 2010, and I love D-Source. Hello, my name is Ariana Money Bocarella, and I am Miss Asia USA 2010, and I love Good day, Fight fans! It's a special day. Kausap ko po ngayon si Mr. Rolando Bohol. Marami siyang nakalaban na magagaling na fighter, no? Tulad nila Junior Jones at si Jerry Peñalosa. Magandang gabi sa iyo, Rolando. Magandang gabi, Dennis. Maraming salamat sa tawag. Kamusta po kayo? Ito, mabuti. Sa awan ng Diyos, maganda naman ang buhay. Hindi marami namang biyaya dumarating sa buhay. Mabuti po yan. Ikaw, kamusta ang buhay dyan? Okay naman po ako. Ito, sinusundan po natin ang boxing, lalo na yung mga Pilipino, para bigyan natin sila ng suporta. So, nasan po kayo ngayon? Ha? Nasan po kayo ngayon? Ngayon, nasa Las Vegas ako. Kalilipat ko lang dito from Hawaii. I used to live in Hawaii for about 17 years. Tapos lumipat ako dito ng Las Vegas March 30, 2006. Oh, that's nice. Kasi maraming mga story ng mga boksingero na nagretiro. Tapos medyo hindi maganda sinapit ng buhay nila. Mabuti naman na maganda yung kalalagyan nyo ngayon. Gusto ko rin po sana tanungin sa inyo, dahil si Jerry Peñalosa, nakalaban niyo siya noon. Magre-retiro na rin siya. Anong masabi niyo tungkol dyan? Yeah, alam mo, maganda yung exit ni Jerry. Kaya I was reading the news article of Rene Bonsobre yesterday. Nabasa ko sa pilbox.com na yun na nga, nanalo siya. I'm not sure kung saan yung laban, parang nasa province ata. Nanalo siya. At saka maganda yung mga news tungkol sa kanya kasi maganda din yung exit niya. At yun, nakalaban ko si Jerry. At gusto ko lang i-correct yung article na yun. Mayroong konting doon na yung naglaban kami ni Jerry sa actually sa Cebu, not in Manila. Mm-hmm. Sa Cebu Coliseum, sa Asnar. That was December 2019, if I'm not mistaken. Sa Cebu Coliseum, I lost to Jerry by unanimous decision. Mm-hmm. And then, I think malapit na ata ako nung four years after nang nag-champion ata ako noon, pa-retire na rin ako noon. Kasi nakalaban ko si Jerry bago pagkatapos ng laban ko sa kapatid niya, si Dudy Boy Peñalosa sa Araneta. Mm-hmm. October 24, 1990, naglaban kami ni Dudy Boy. Tinaro ko yung kapatid niya sa Araneta. And then after that, sumunod na kalaban ko si Tasi Macalos, yung dating world champion. Tinalo ko rin sa Kunita Astrodome. Mm-hmm. And then, pagkatapos ata noon, si Jerry na nakalaban ko. Suppose, lumipad ko papuntang Cebu, nilabanan ko si Jerry. Anak po mo si Tony Aldeguer, mm-hmm, manager niya. And then after that, actually noon, by that time, gusto ko na lumipad na Hawaii. Pa-retire na rin ako noon eh. Mm-hmm. Sabi ko, tanggapin na lang yung laban. Kasi nagkakaroon pa sila ng misunderstanding noon sa Uber eh. Gusto ata ng manager ko na si Mrs. Elorde at saka ni Marty Elorde. Gusto nila sa Manila gagawin yung laban. But then, we decided just to take the offer of Mr. Lardiger and fly to Cebu City and fight against Dodi, Jerry Peñalosa. Uh-huh. So, nakalaban niyo si Jerry nung kalakasan niya. Anong masasabi niyo kay Jerry? Si Jerry kasi ang bunsong magkakapatid ng tatlong magkakatid. Magagaling mga lahing boksingero yung mga yan. I think yung father used to be a professional boxer. Mm-hmm. And the brother, Junata Peñalosa, also the WBC international champion. And Dodi Boy Peñalosa is also a two-time world champion.
Mm-hmm. Yeah, basta si Jerry. Yung mga lahi, mga magagaling mga lahi, mga yan. Mm-hmm. Ano? Ano yung special kay Jerry na sa anong nakalaban niya siya? Ano yung, kasi 21 years din si Jerry naging boksingero at ilang beses din nag-champion. Oo, tagal din. Oo, mga, yung mga ano si Jerry is southpaw like me. Magaling si Jerry, mataktika rin. Yeah, like I said, magaling. I think I consider him one of the best fighter mm-hmm. from the Philippines. Malakas ba sumuntok si Jerry noon, mga panahon na yun? Yeah, malakas, kabataan pa niya eh. Mm-hmm. Prime pa ni Jerry yun eh. Yeah, malakas si Jerry. Ano naman ang pwede niyong i-advise kay Jerry ngayon na nag-retire na siya? Siyempre kayo, successful din yung post-fight career niyo. Anong pwede niyong offer sa kanya na mga advice? Yung advice ko siguro, be wise, be, you know, like, kung maganda, anong naipon niya noon, you know, daan ko pala i-invest, o, at saka, kung naman, may negosyo siya, at saka, yun lang, ganun lang, ano, at siguro, ano naman sa buhay sa mundo eh, yung, katulad yung boxing, kung gano'n na po, if you're ready to have yung gloves and go to the, and move on to the next chapter of your life, back to normal life, mm-hmm. you know, at least, eh, maganda ka, mailiwan kang maganda sa kasaysayan ng boxing, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Mm-hmm.